Samantala, puntahan naman po natin ang Manila North Harbor, kung saan una pong nag-inspeksyon at doon po nang galing si Pangulong Noynoy Aquino kanina lamang. At nandun po ngayon si Maria Bulaklak ausente. Maria? Yes, Connie, bago tumulak papuntang Cambodia mamayang gabi, nag-inspeksyon muna si Pangulong Noynoy Aquino sa Pier 2, sa North Harbor, sa Arten, sa Tondo, Maynila. Una muna niya in-inspeksyon ng mga x-ray machines para sa mga pasahero at mga bagahe. May x-ray machine din para sa mga senior citizen at mga pasaherong mga may kasamang bata. Marching order daw ng Pangulo na siguraduhin ligtas na bibiyahe ang mga pasahero. Umakyat din ang Pangulo sa isa sa mga barko ng Negros Navigation bagaman hindi na pinayagan ang sumama ang media sa loob. Pagbabay, bahagyang tumigil ang Pangulo at sinabi kay Philippine Coast Guard Commandant Edmond Tan na hawiin ang ilang mga bagahe na kaambalang sa mga daanan. Ayon kay Philippine Ports Authority General Manager Juan Santa Ana, satisfied naman daw ang Pangulo sa kanyang inspeksyon at may improvement na rin daw sa pier. Temporary terminal pa lang daw naman iyon at nitong Marso inumpisahan na raw ang ang wanting improvement sa Manila North Harbor. Inaasahan sa Enero ng susunod na taon matatapos ang nasabing proyekto. Connie? Maraming salamat sa iyo, Maria Bulaklak ausente. Samantala, ngayon naman, puntahan natin si Jamie Santos na naroon ngayon sa Batangas Port. Jamie, balita ko ay nagkakaroon daw ng problema doon sa bilihan ng ticket dyan. Jamie? Yes, Connie, tama ka nga dyan. Bahagyang naghumahaba na ang pila sa ticketing booth ng Batangas Port. Marami na kasing umuwi sa kanilang mga probinsya para gunitain ang mahal na araw at magbakasyon. Dahil sa sunod-sunod na pagdating ng mga pasahero sa Pantalan, dinagdagan na ng Batangas Port ang kanilang tauhan para tiyaking magiging maayos at payapa ang magiging biyahe ng mga pasahero rito. Marami na raw kasing lumiban sa kanilang trabaho para samantalahin ang mahabang bakasyon. Babakasyon kami. Pero may ilang pasahero ang nainip dahil hindi raw kasi sila agad binentahan ng tiket papuntang Mindoro. Gaya ni Aling Grace na nakapanayam namin kaninang umaga. Isang oras bago pa raw kasi ang nakatakdang biyahe sila bebentahan ng tiket na para sa kanila ay malaking abala. Kawawa naman daw ang mga batang kasama nila na maiinip sa paghihintay. Sana magbenta na sila ng tiket habang tapos hindi pa marami ang mga tao. May mga uuwi rin sa kanilang probinsya para magnilay at balikan ang hirap at pasakit na dinanas ni Jesucristo. Kasi crusade namin so sa church, musician kasi ako so pwede ako tumugtog doon. So, at the same time, bakasyon na rin. Ang ilang kabataan naman, sinamantala ang mahabang bakasyon. Matapos daw ang mga eksaminasyon sa kanilang eskwelahan, panahon na raw para mag-relax at mag-enjoy sa Puerto Galera. Sa kabila ng pagdagsa ng mga tao sa Batangas Port, wala naman daw naiulat na untoward incident sa mga otoridad sa mga oras na ito. As of now naman po, wala po. Regular lang po ang ating daloy ng pasahero. Although may mga pila na po, pero yung po ay kaya-kaya po ng ating mga barko ngayon, panahon ngayon. Connie, inaasahang magsagawa ng inspeksyon ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard at Philippine National Police sa mga sasakyang pandagat para tiyaking ligtas ang mga pasahero dito. Live mula dito sa Batangas Port, ako si Jamie Santos. Maraming salamat, Jamie Santos.